guys! Welcome dito sa Rishan Taro. Ang reading na ito ay for collective, for anyone who can rationate sa reading nito. This is a love reading for collective. Your energy at this time. High Priest. Knight of Wands in reverse. Temperance. So, okay. So, ngayon, kinakalma mo yung galit mo eh. Parang pinapakalma mo, nare-relax mo yung emosyon mo ba? No? Kasi nagiging aggressive ka. Parang dinudulog mo sa itaas. No? Nagiging spiritual ka para kumalma yung feelings mo, ma-relax ka, ma-heal. Kasi alam mo, aggressive ka, nagagalit ka, nagiging impatient ka, parang pinapa-seduce mo or parang yung may pananampalataya ka. No? Ganon. Para ma-heal ka, para kalmado yung feelings mo kasi nairita ka dito. You're trying to be calm. Na makalma ka kasi may takot ka sa Diyos. Nagiging impatient ka. Reckless. Maring nagiging aggressive ka, nairita ka. Pero kinakalma mo yung sarili mo kasi ay may Diyos. Parang ganun ka. Baka makarama ako. Parang ganun. Ay may Diyos. Parang ganun ka, no? Instead na magalit ka or sundin mo yung pagiging aggressive mo, yung aggressive na emotion, ay maring pinapipray mo na lang or napipray ka. No? No, kumalma yung damdamin mo. Na ma-heal ka yung galit mo, na matanggal yung galit mo, matanggal yung pagkairita mo ba, pagkainis mo. Di ba? May ma-feel kayo na minsan na ganyan. Di mo wala yan eh. Depends sa situation. Diba? Yan. What we have here is Sagittarius, Taurus, Aries, Aries, Leo, Sagittarius. So, let's see your main energy. What's your main energy? Hiwalay. Nagkaroon ng separation. You feel unstable. Na hindi tumagal yung relationship nyo. Wala kang kamatch na hindi, kumbaga yung relationship mo ay hindi tumatagal, nag-i-end agad, para bang malas ka sa pag-ibig na. Hindi siya yung pang long term. Maybe yung nakaka-relasyon mo, ay ano ba yung nakaka-relasyon mo? Bakit hindi tumatagal? Hindi masaya. Possible na malungkot din siya sa sarili niyang buhay. Ganyan yung tao eh. Na hindi makontento, no, sa karelasyon niya. Kasi on his own or on her own, hindi siya masaya. No? Hindi siya kumpleto. And hindi siya masayahin na klase ng tao. Parang siguro itong person na ito yung parang bitter, palaging parang bugnutin, no? Kasi in reverse eh, kabaliktaran ng the sun eh. Hindi din na feeling niya yung hindi siya successful sa buhay, no? Yung mga disappointments. Kaya siguro palaging nakasimangot itong person mo na nakarelasyon mo. Yan, so na para bang walang na-achieve na success or else ay feeling niya hindi siya ganun ka-successful, na hindi siya masaya sa buhay niya. No? Sa, yung sa sarili niya lang mismo, no, hindi siya masaya. Kaya nga, pag ang tao ay yung palagi nakasimangot, malungkutin, yung taong parang
hindi marunong makontento sa simpleng bagay, hindi niya magawang maging masaya sa simpleng bagay, sa kung anong meron dyan sa paligid niya, kung ano yung meron siya, parang hindi siya thankful kahit sa simpleng bagay. Hindi yan blessed. Hindi din niya na makontento, no? Sa karelasyon niya, kasi sa sarili niya pa lang, kung anong nandyan sa paligid niya, hindi siya kontento. So, ganun yun. And yun yung reason. Maybe, hindi ikaw yung may mali doon. Sa person mo. Hindi siya masaya. Hindi siya nakontento kung anong meron dyan. Parang katulad ng China. No? Hindi makontento sa teritoryo nila. Ang gusto ay manakop pa. Katulad ng Russia. Hindi makontento sa lupain nila. Ang gusto ay sakupin pa yung Ukraine. Isipin mo yan. Yung mga ganun. Yung walang kakontentuhan. Gahaman. Diba? Oo. Yung kunwari ay kahit na sino pa yung karelasyon ng person mo na yan. Hindi yan makontento kahit lahat niya pa yung lahat ng best and best. Kasi sa sarili niya, hindi siya kompleto, hindi siya kontento, hindi siya masaya. Hindi niya mahanap yung happiness kasi sarili niya pala, hindi siya masiyahin. Why? Ano reason dyan kung bakit hindi masiyahin sa buhay ng person? Oh? May lumayo? Na iniisip niya? Na doon nakafocus yung isip niya sa lumayo sa kanya? May tumalikod sa kanya? May lumayo sa kanya? Or may namaalam? May nag-separate ng landas? The world. Nagkaroon ng ending sa kanilang dalawa. Ending of a cycle, completion, and still yun ay desire ng person ang magkaroon ng communication. Yun daw yung reason. Ikaw man yun or ang ibang tao. May kulang sa buhay niya, na iniisip niya palagi, doon nakatuon. Doon nakafocus yung isip ng person mo na to. Gusto niya makita, gusto niya nga para bang yun yung makapagkumpleto sa kanya. Ikaw man yun or ibang person. Dini-desire niya na magkaroon ng communication, pagkikita. Kasi isip siya ng isip eh. Yun na yung nagiging inspirasyon niya sa ginagawa niya. Yun na yung laman ng utak niya palagi. Kahit na may ginagawa siya, may trabaho siya, ayan yung sumasagi sa utak niya. Yan yung laman talaga ng isipan niya. Yung lumayo sa kanya. May lumayo sa kanya. Pero nagkaroon ng separation sa inyo. Maybe ikaw yun. So, yan. What we have here is Cancer, Scorpio, Pisces, Leo. Taurus, Virgo, Capricorn, Aries, Leo, Sagittarius. Anong feelings ng person na yan sa iyo ngayon? Seven of Swords. Well, ano ba to? I think in reverse to, no?
In reverse. Yeah. Maybe. So, ako na lang kunin. The bottom of the deck. Five of swords. So, kung dati, ang nakukuha ko dito, ha? Kung dati ay parang deceitful ito, o yung hindi lang si seryoso. Na maring cheater or else ay hindi siya aminado sa feelings niya or tinatakasan or tinakasan yung relationship niyo. What's with ngayon ay he or she feels sorry, no? Na nandun yung parang nakonsensya siya sa ginawa niya. Nakonsensya siya sa ginawa niya sa iyo. Sa ginawa niya sa iyo na parang ano to guys eh. Maybe may nanipulan yung isip mo, no? Parang ginaslight ka nito. Or maybe minaliit ka niya. Madami siyang accusations sa'yo, mga ganyan. So, na-consensyo siya, lalo na kung parang binilittle ka niya. Or yung hindi siya nagseryoso sa'yo. Yung parang naging player type. Yun yung nakukuha ko dito eh. Let's see more feelings ng person mo towards you. Gusto niyang bumalik sa'yo? Or gusto niyang bumalik ka? Maybe ikaw yung iniisip niya. Kaya, pag bumalik ka, or pag nagkabalikan kayong dalawa, o kung siya man yung babalik mo. Kung, lalo na kung ikaw yung lumayo, no? Ikaw yung iniisip niya. Or kung siya man yung lumayo ay nalungkot siya dahil ay negative yung result. Hindi siya naging masaya, di ba? So, yan. Ang wish nito ay magkabalikan kayong dalawa, no? Kasi, yun yung dinidesire niya talaga, para maging masaya na siya. Para maging happy na siya. Yun pala. Ikaw pala yun. No? Yung dahilan kung bakit malungkot siya. May lumayo sa kanya. Nakonsensya to, guys. Sa mga ginawa niyang tricks. Deceit. Kalokohan. Parang yung hindi pagseryoso. Ngayon ay natikman niya yung parang karma or consequence, no? Consequence yan yung ginawa niya, no? Na hindi pagseryoso, na parang ginawa niyang laro. Let's see kung ano yung gusto niyang mangyari sa inyong dalawa. Ano ba ang gusto niyo mangyari sa inyo? So, ito yun. Message, communication. Kasi, gusto niyo magkabalikan kayo eh. So, gusto niyo magkaroon ng communication. Or gusto niyo mag-travel towards you. Communication to, yung gusto niya. Magkaroon agad ng communication sa inyong dalawa. Kasi fast message to it. And, or maybe to travel towards you. Para mag-effort. M-
mag, kumbaga, kukontakin ka nito continuously na. No? Mag-effort na siya continuously. Yan yung gusto niya, yung merong communication sa inyong dalawa tuloy-tuloy. No? Tuloy-tuloy yung effort niyo sa isa't isa. And with the Ten of Swords, what's with the Ten of Swords here? Kasi, oh, sasaktan siya, no? Ang bigat na hindi nadala niya. So, para, yun ay malungkot siya, di ba? Malungkot, may baggage, sasaktan, nahihirapan siya, maybe dahil parang wala ka na din feeling sa kanya, yung ganyan, no? Kaya, itong person mo na to ay nasasaktan. Masakit sa kanya yun. Parang may buhat-buhat niya yung mundo. Parang gano'n, no? Problemado, pinoproblema niya yun. Parang wala ka ng care. Wala ka ng nararamdaman. Wala ka ng feelings. Ganun yung tingin niya o naisip niya, no? Ganun yung nararamdaman niya. Kaya gusto niya magkaroon ng fast communication sa inyo agad, parang ganun, na magkaroon ng tuloy-tuloy na communication na, yung ganyan. Kasi mabigat sa kanya. Yung parang palagi itong nakasimangot na parang ang bigat ng pasan-pasan. Ganyan. Ng problema. Malungkot. Ano bang intention sa ilang person na yan? The Moon. King of Wands. Nakatago yung desire niya sa'yo. Matindi yung passion niya. Libog niya sa'yo. Pero nakahide yun. King of Wands. Parang gusto niyang makilala ka palalo. Para bang you're so seductive, attractive. You're so desiring, intense, and parang nahiwagaan tong person mo na to sa'yo na parang matindi. This person is eager to know more about you in a deeper level. Yung ganon, ng mas malalim. O gusto niya laliman. Whatever. Malalim eh. Oh. So, let's clarify this. Moon, the Moon. What's with the Moon here? See, sabi ko may pagsisisi to. Connected pa rin to, no? Panghinayang, pagsisisi,
regrets. And at the bottom of the deck, we have here the Magician. Magician in reverse stuff, by the way. Regrets, no? May mga naka-hide na nagsisi siya, pero yung pinapakita niya sa'yo, parang hindi siya nagsisi. Or pinapakita niya sa mga tao na hindi siya nagsisi. Or yung parang wala siyang regrets. Pero, kasi King of Wands, may pagka- proud yan. And with the Magician in reverse here, na yun yung nakatago, no? Sa kaimbuturan ng puso at isip niya. Na may pagsisisi siya na parang hindi niya sineryoso. Yung naging relasyon nyo. Yun na nga eh. Yun na yung naging consequence. Naging malungkot siya. Naging bugnotin. Maybe depressed pa. Na-drain yung energy niya. Parang pasan-pasan yung mundo. Dahil hindi niya ginawa yung best niya. Or kaya niya namang gawin or pwede niya namang gawa ng paraan, kaya niya namang mag-effort, pero hindi niya ginawa at that time. Kaya may mga regrets siya. Kasi ma-pride to, kasi King of Wands. Kaya, hinahide niya yun, kinukonsil niya yun eh. Yung mga pagsisisi niya, regrets niya, paghinayang, no? Yung yung feeling sorry siya, yung pagsisisi niya. No, kumbaga, yung sinasabi na sa huli ang pagsisisi. Ganon yung nangyari sa person mo, sa huli ang pagsisisi. What's with the Magician in reverse here? Naging sinungaling siya, manipulative, yan pati. Naging sinungaling, manipulative, and maybe hindi niya inamin, no, yung hindi niya inamin sa sarili niya yung totoo yung feelings. Naging manipulative to. Nilayuan ka nito. Para bang pinaglaruan ka. Bakit? Bakit ganun yung ginawa niya? Parang minanipulate ka niya. Bakit parang pinaglaruan ka niya? Na parang natutuwa siya sa ganun. Bakit? Ganun yung nakukuha ko dito eh. Parang foolish yung ugali niya. Masaya daw siya sa ganun. No? In reverse to guys. Dahil and with the ano pala dito, no, with the Hierophant, let's see what's with the Hierophant. Tumabas yung Hierophant dyan. Or, yeah, sinaktan ka niya. Maaring nga, naging player nga yan, guys. Naging player. Nasaktan ka. Maybe nakipag-relasyon sa iba.
Or may, sinusunod niya yung ano guys, yung wala siyang pakialam, no? Kung nasaktan ka man, parang nag-move on siya sa ganong feelings na kung masaktan ka, ay hindi niya nakargo yun at that time. Diba? Na may sinusunod siyang ano eh, paniniwala. Maybe ka-foolish siya ng paniniwala na hindi kanya responsible kung masaktan ka man or feeling abandoned ka. Parang yung hindi niya tinitake as responsibility kung masaktan ka or ma-feeling abandoned ka. Na yun yung way niya guys, no? Para maka-move on or maka-recover agad, no? Sa yung parang wala, nawala na yung relationship nyo na karoon ng ending, yung ganyan. Na, ayun o, hindi siya nagseryoso ng dahil sa paniniwala or maybe paniniwala, religion, culture, or pwede marriage. Ano itong hierophant na ito? Ngayon. Paniniwala yan guys para ma-maintain yung stability niya. Maring mga ano yan, pamahiin, paniniwala, no? Or dahil na kung ina-public eye yung person na yan, no? With the Nine of Pentacles, na ayaw yung pang makasal, hindi pa siya ready mag-asawa, no? With the Empress din. Kasi ayaw niyo mawala yung stability or yaman. Maybe hindi pa siya ready magka-pamilya kasi gusto, mas pinipili niyo material. Yung stable siya financially, yung kasaganaan, yung malaya siya, freedom. Pero yun yung naging result, yun yung naging consequence. Yung akala niyang malaya siya, magiging masaya siya, ay naging malungkot pa siya dahil sa ginawa niya sa iyo. Hindi pala siya magiging masaya. Ikaw pala yung yung happiness niya. Ikaw pala yung magpapasaya sa kanya. Yung ganun na kung dati ay parang pinaglaruan ka lang, hindi siya nagseryoso, na tingin niya ay parang laro-laro lang, yung ganyan. Ngayon ay hindi na siya masaya nung wala ka. 'Di ba? Parang karma, no? Ano nangyari sa kanya? Consequence ng ginawa niya sa iyo. So 'yan. So 'yan, ano pa ba yung iba dito kanina? Tiningnan ko kanina. So, yun guys. Meron pa dito kanyang bagong card eh. Ito yun. Pinarify ko kasi yung Hierophant. Hindi yan. Clarification yun eh. Tata yun. Ito yun. Ito yung dalawa. Dahil naging masaya daw siya sa ganun, guys. Yung parang lalayo-layo siya. Alam niyo yung manipulation, yung push and pull siguro yung ginawa niyo, no? Yung parang katulad ng bata, di ba? Yung parang inaasar. Ganun siya. Mahilig siya mang-asar pag nasasaktan, na umiiyak, ay natutuwa siya pag umiiyak yung iniiwan-iwanan niya. Di ba? Parang naglalaro pa eh. Masaya siya eh, na-enjoy niya daw eh.
Parang nga siyang bata na naglalaro. Naglalaro sa relationship. Masaya daw siya. Immature pa, immature. So, yun. Parang gusto niya yung mga asar, mga ganyan. Parang manipulative. Ganun. So, ngayon, ano ang feelings mo sa kanya? Anong naramdaman mo sa kanya? Ah? Balance? Ay! What? Yan yung feelings mo sa kanya? Page of Cups? And the Justice? So, dinidesire mo pa rin, guys, no? Na magkaayos kayo, magkasundo, magkaroon ng balance, no? Na yung you feel yung parang inosente ka dito. Inosente ka na yung naramdaman mo sa kanya ay innocent love. No? Innocent love. Para pag inosenteng bata ka, ganun. Na pinaglaruan ka. Ngayon, ayun, natamo niya. Yun yung consequence yung ginawa niya sa'yo. Dahil inosente ka. No? Nalungkot siya ngayon. O, kumbaga yung kung dati pinaglaruan ka niya, hindi siya nagseryoso. Ngayon ay hindi siya masaya na wala ka. Pinaiyakan ito for sure. Kaya nga na konsensya sa ginawa niya sa'yo. Inosente ka eh. Hindi ka naman na malantod. Hindi ka malantod. Hindi ka naman ano yung kumbaga yung parang chip ahoy, no? Chip. Innocent ka. See? Innocent. And kahit nga sa feelings mo, you're so innocent. Innocent love, yun yung naramdaman mo sa kanya. And you want a balance. No? Balance. Sino yung dalawa? Fairness. Balance. Which is ang mag-reach out sa'yo, ang kung naging mabuti yung pakitungo mo sa kanya, ay dinidesire mo din maging ganun din siya sa'yo. Yung ganun, diba? Kung parang inosente ka, ay dapat ay magseryoso siya, no? Na ganun din yung naramdaman niya sa'yo. Innocent love, yung ganyan. Hindi yung mapang-take advantage, hindi yung manluloko, yung ganyan. So, let's see. Ano pa? Ano pang gustong mangyari ng person sa inyo? Ano pa ang gustong The Empress, Six of Wands. Ayaw niya na. Ayaw niya na yung gusto niya ng freedom, na malaya siya kung anong gagawin niya sa buhay niya. Ayaw niya na. Kasi malungkot naman siya. Akala niya magiging masaya siya. Yung wala ko sa buhay niya, dati gumagawa ng paraan niya na maging malaya siya. Ngayon ayaw niya. Gusto niya nga mapangasawa ka. To be with you. Kasi na-feel niya yung comfort, no? Gusto yung magtagumpay na mapangasawa ka. So, yun. Ano naman ang advice yun ng angels? No? Sa connection mo na to, sa person na yan. Anong may sasabi ng angels sa'yo? Maging strong ka, tough. Maging wise. Maging maging protective ka. Sa feelings mo,
gamitin mo na yung utak mo, huwag ka magpadala sa emosyon mo, huwag ka maging mahina. So, maging strong ka talaga, yun yung sinasabi dito. Huwag ka maging mahina. Magpakatatag ka. I-build mo yung strength, no? Kasi kulang ka sa strength eh. Or inner strength. Bravery, kulang kasi ganun. Panindigan ka sa kung ano yung tama. Diba minsan dahil sa gusto mo yung tao na yun sa buhay mo, dahil mahal mo, ay kahit mali ay parang kukonsintihin mo lang dahil mahal mo, diba? Or unawain mo na lang kasi mahal mo, pero hindi daw dapat ganun. Dapat tayo maging, ang tama ay tama, ang mali ay mali. Maging prank ka. Dati, no? King of Swords yun eh. Maging prank ka, direct yung salita. Siguro ikaw yung tao na kahit nasasakta na dati, ay mas minaigi mo na lang yung wala kang sasabihin. Na manahimik ka. Ganun ka. So, maging prank ka, maging direct ka. Kung sasaktan ka, kung ano yung sama ng loob sa kanya, kung ano yung mga gusto mong sabihin, maging prank ka. Kahit saan siguro, kahit saan na area ng buhay mo. Maging totoo ka. At huwag ka basta magtiwala, no? Protect yourself. As you see, parang nakashield, no? Maging tough dapat doon yung isip mo. Strong. Maging strong ka sa person. Yun yung advice sa'yo dito. So, eto na lamang guys. For collective reading, sumabaguhan po dito sa akin channel. Please do subscribe. At huwag po din yung kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun ma-notify ko sa mga susunod na videos niya upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga ka-resonate sa reading nito.